injection pa po nung nasa ospital ako, wala, lalo po ako nanghihina. Kaya nung inirekomenda po sa amin yung Kings, talaga pong ano, hindi na ako nag-ano na, kahit anong lasa niyan, iinumin ko, basta gumaling lang ako. Binababad ko po muna sa dila kahit ilang segundo lang o ilang minuto, tapos po, sabay lulunokin po. Nung pagkainom ko po nun eh, ano, sumasakit yung mga ugat ko, para pong yung ini-injection na gamot. Yun po, parang ginigising yung mga ugat ko po, tapos sa paghihi ko, ang hirap-hirap. Sabi ko po, parang hihinga pa ako na malalim bago ko ilabas yung ihi ko. Tapos yun nga po, yung minsan masasakit yung ganito. Minsan di ako makahinga. Kumbaga parang nililinis po. Noong una po, natakot ako. Tapos gusto ko nga po, ano, itigil na eh. Kahit po masakit po, tinuloy ko pa rin po. Kasi gusto ko po talagang gumaling. Tsaka ano po eh, 4 na taon ko na po itong nararamdaman. Bali, mawawala po siya, tapos babalik. Mawawala, babalik. Ano po? Siyempre po una, nagpapasalamat po ako kay God. Kasi hindi dumating yung Kings, siguro kung hindi niya ginawang halimbawa yan para sa akin, hindi ako gagaling. Tsaka po, kaya nga po, minto na ako ng pag-aaral ko kasi parang naisip ko rin po na naging pabigat din ako sa mga kaklase ko kasi pag yung building po kasi namin ano ang ano sa hanggang 5th floor po, bali inaakay nila ako, parang ang sa akin lang, kahit tinutulungan nila ako, parang ang hirap po kasi parang pabigat ako sa kanila. Pero po nung ayun po, nung dumating nga po yung kung sabi ko sana nung pa dumating para hindi ako natigil, para hindi rin po ako naging masyadong pabigat sa mama ko. Alam niyo po, noon po inisip ko, sana kunin na ako kasi parang wala po akong silbi, inutil, ganun. Lahat po naisip ko na. Pero po nung, yun nga, binigyan pa pala akong nagpag-asa ni God na gumaling. Kaya salamat po kay God, tapos pati rin din po sa Kings. Siyempre po, masayang masaya ako. Isa pa, sabi ko nga po, kahit ka ako, ganito lang ang trabaho ko, nakikita ko nung maayos yung anak ko, walang mararamdaman, okay naman po. Naging maligaya po ako nung nawala na yung sakit na dinadala ng anak ko. Napanood nyo ho, sabi ho ng bata at nandoon ang magulang, wala naman ho siguro makikita kami pagsisinungaling dun sa bata. At sa kanya, sinasabi niya kung anong naramdaman niya. Eh, pero ho, kami magsasabi sa inyo, iba't ibang uring karamdaman, iba't ibang reaksyon sa bawat taong gumagamit ng anuman, medicine naman yan o herbal. Ako'y magsasabi buong ingat na anumang bagay na iniinom ninyo, o anumang mga bagay na ginagamit nyo, maganda rin ho, ipaalam nyo sa doktor ninyo. Importante ho yun. Eh, doon naman ho sa bata, ako'y naawa dahil binibit-bit na pala. Pakiramdam niya, hopeless na, pabigat. Eh, kung ano man ho yung naging resulta sa bata, okay ho yun, ano? Eh, sa amin, again, hindi ho kami nag-iendurso. Nagpapakita lang ho kami ng resulta ho sa iba, iba't ibang individual. Tinatanong niyo ho ba kami, kung kami naniniwala, nagsasabi lang ho kami na, sa tingin ko, hindi nagsusunod yung bata, eh, may mga bagay na kuminsan, ganun ang epekto. Tingin mo dun sa bagay niyo? Alam po nyo, hindi lang naman iisa po yan eh. Sapagkat ang nakaranas po ng kaginawahan sa reherbal, eh libo-libo-libo na po. Isipin po ninyo yon, yung sinasabi na yon, hindi ko naman kilala yan, sapagkat 4 years na nagdusa sa karamdaman na makainom almost 1 month lang po na nakagamit ng Kings na gawa ng reherbal, eh yun na po ang magsasabi. Sapagkat kung ako po ang magsasaysay ng visa ng reherbal, eh parang nag-a-advertisement lang ako o parang nilalansi ko ang bitag. Kaya minarapat ko po na dumulog na sa inyo sapagkat lumalaban ako, itinataya nga po ang aking pangalan, dignidad, negosyo at kabuhayan sa pamamagitan ng pinakagrabe na ang nagsabi na ay doktor, napuputulan ng paa, putol na raw,
at ala ng gangrene, ala na raw, ayun na raw ang kailangan. Pero ako'y lumalaban po sa inyo sapagkat sa paniniwala ko po, Mr. Bitag, na pagka totoo ang tao, magiging kakampi ko kayo at kung ako'y tiwali, kalaban ko kayo. Malinaw yun. Sinasabi mo, yun naman sinasabi namin din. Anyway, ito naman hong update para doon sa nag-aabang. Ano, dahil kami may mga inilisto kami doon sa mga lumahok. Ay kami pinakikita ho namin. Hindi ho pabor para kay Ray Herrera yung mga ginagawa namin. Sa amin ho, pag-iimbestiga lamang. Sa bawat resulta ho, kanya sabi ko, iba-iba. Ito ho, no approved therapeutic claim. Hindi ho to medisina, herbal lang ho to. Turing ko lang ho rito, parang vitamina. Pero kung ang resulta ho sa kaliganere, kayo na ho bumalanse. Ito ho yung isa, 60 days na ho. Isang pasyente, pasyente ng doktor na pinapuputulan ng paa, lumapit ho sa amin. After 60 days, well, compare from day 1 to day 30, day 60. After yung pag-inom ho ng Ray Herbal hanggang day 90 to 120 days, i-monitor ho namin kasi nagkakahinugan ho doon sila sa kanilang sinasabing term. Panoorin ho itong isang update din. Basta tatlong kapatid ko nang namatay. May diabetes. Kailan niyo po nalaman na may diabetes? Nung 2006. Na-hospital ako nung 2006 sa East Avenue. Nanghina ako, hindi na ako makatayo. Susuka ako. Ayun na nga, may diabetes. Mataas yung sugar. Ihi ako ng ihi, nauuhaw. 2007 na ako nagkasugat. Ayun, sinugod akong ospital nila. 1 week lang ako noon. Yung pangalawa, nag 16 days na ako dahil may sugat na yung pa ako. 2009 ng November, na-hospital naman ako. Dahil sa ano, sa nagkasugat, malaki mataas din ang findings nila ng diabetes ko, 500 daw. Yung sugat ko dito sa daliri dyan, umikli na nga yung daliri ko dito. Umikli na siya nung gumaling eh. Dyan. Ano po klaseng pagsusugat? Namaga dito. May sugat, talaga siya, may sugat. Bumalik ko ba kayo sa doktor? Sa diabetic center dito sa ano, establish niyo. Eh sige lang, check up, tapos kukunan ako ng sugar. Nag-insulin na nga ako, nag-insulin ako eh. Nung bumaba na, nag-metformin na lang ako. Pero ito ngayon, nagkasugat na naman ako. Sa ilalim kasi kaya matagal. Noong November, na-hospital ako sa FAO. Iniingi ang kami ng ano, 26,000 na upirahan daw. Naku, sabi namin, wala kaming 26,000. Eh, hindi pa namin malalaman kung pagkatapos ng operasyon, magkano ang sisingilin. Hindi ako pumayag. Sabi, kung anong findings daw, kadalin daw ako sa heart center para malaman kung buhay pa yung ugat. Dahil kung patay na raw, puputulin na. Eh sabi ko, hindi ako magpapaputol. Dahil wala kaming 26,000. Down lang yun. Tapos, eh kung magkano pa ang sisingilin pagkatapos, sabi ko wala kami pang... Eh, nagagalit yung doktor. Eh, wala ka kami pang down na 26,000 eh. Oh sige, kung kako, wala kaming pang down, gawin nyo. Oh di maghahagilap kami pag natapos. May ano. Eh, wala naman nangyari. 16 days kami, 15 days kami. Lalo lang, dumami ang sugat ko nung lumabas na kami. Kasi... Dinagyan niya ng pinuno ng bandage. Pag punong-puno na ng nana, hindi naman nila pinapalitan. Bubuhusan lang ng dextrose. Tapos, ano, lalagyan na naman ng bandage. Bili kami ng gasa. Kadami-daming gasang inaano dyan.